Kailangan pa ba ng CFO para sa tourist visa? Hello guys, welcome back to the Swanbug channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa tanong ng aking subscriber. Ang tanong niya ay kung kailangan pa ba ng CFO kung ikaw ay magtutor sa ibang bansa. Sasagot din natin ang kanyang tanong sa pamamagitan ng video ito. This is the Swanbug channel. Ako po ay nag-share ng mga tips, how to videos, tutorial and step-by-step guide based on my experience. At nag-share din po ako ng mga motivational quotes and vlogs that will inspire you in your daily life. Please watch the video until the end so you won't miss any details. So let's dive into the video. Ano nga ba ang CFO? Ang CFO ay ang Commission on Filipinos Overseas or DAS GCPO Guidance and Counseling Program. Ito ay natatanging programa ng gobyerno para protektahan ang mga mamayang Pilipino na nakapag-asawa ng isang dayuhan o isang fiancé o may partner na foreigner o isang mamayang dating mamayang Pilipino o ang may dual citizen na ito ay gustong mangibang bansa o magpunta sa ibang bansa. Ang CFO GCP ay ginawa ng gobyerno dahil para ito sa kapakanan ng individual na Pilipina na nakapag-asawa ng foreigner o may partner na foreigner. Tinuturo nila dito kung ano ang karapatan mo at responsibilidad kung ikaw ay magpupunta sa ibang bansa at para mailayo ka sa kapahamakan katulad ng human trafficking o peking marriage o pagpapakasal. Kasama sa serbisyo ng CFO ay ang Guidance and Counseling Program, GCP, at ang Online Orientation Pre-Departure o ang PDOS at ang pangatlo ay ang Peer Counseling Program. Sa tanong ng aking subscriber kung kailangan pa ba ng CFO kung ikaw ang magtutor sa ibang bansa. Ito yung sagot. Simula noong September 3, 2023, hindi na kailangan kumuha ng CFO kung ikaw ay asawa o partner ng isang foreigner at kung ikaw ay magtutor sa ibang bansa. Ipapakita ko dito sa screen ang memorandum na yun. So, ulitin ko po, hindi na po kailangan ng CFO kung ikaw ay magtutor sa ibang bansa kasama ang iyong foreigner partner o asawa. Ano-ano ang mga kailangan na documents na ipapakita sa immigration officer kung ikaw ay magpupunta sa ibang bansa bilang isang turista? Ang kailangan lang nilang makita ay papatunay na sponsorship ito ng iyong partner o iyong asawang foreigner. Ay ipapakita mo lamang o ang hihingin lang nila yung ticket, round trip ticket, hotel booking, and accommodation. At para naman sa partner mo ay ang exit clearance o para sa foreigner. Short story lang, napunta kami ng Singapore ng aking husband para mag-holiday. Ang tinanong lang talaga sa akin ng immigration officer ay ang exit clearance ng aking husband. At yung sa akin naman ay tinanong lang sa akin kung meron ba akong round trip ticket, hotel booking or accommodation at kung kailan kami babalik at kung ilang araw kami ang babakasyon. Yun lang po. At ang advice ko lang sa inyo, kung kayo ay magtutor, dapat kompleto kayo ng mga requirements kasi para walang hassle sa inyong pagbabiyahe. Kung tungkol naman sa exit clearance, may video ko niya na ginawa kaya panoorin niyo lang. Ilink ko na lang dito sa taas para mapanood ninyo. So, ulitin ko po sa tanong, no, kailangan pa ba ng CFO kung ikaw ay magtutur sa ibang bansa at may foreigner partner o asawa ay hindi na po kailangan ng CFO kaya wag po kayo mag-alala. Sino-sino naman ang kailangan kumuha ng CFO? Ang kailangan kumuha ng CFO ay ang may hawak na J1 visa holder, ang pangalawa ay ang spouse o fiancé visa, ang pangatlo ay ang may hawak na au pair visa, ito ay papuntang Europe. Thank you for watching, this is the Swanbug channel. Sana po ay huwag niyong kalimutan mag-like, share and subscribe at para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Thank you and God bless.